Hello, hello mga kumarites! It's me again, Mami Loy. Ito nga pala yung karugtong no nagpunta nga pala kami dun sa chicks ng aking asawa. Pupunta nga pala ako sa SM dahil may bibilhin lang ako. Nagpark na nga lang pala kami ng motor dun sa may 7-Eleven. At dahil nagugutom na nga raw ang aking asawa, ay tumigil nga muna kami dito sa nagtitinda ng lumpia. Ayan nga palang nagtitinda ng lumpia ay suki na nga ng mga magta-tricycle dito sa may SM. Sobrang laki nga nung tinda nilang lumpia at talaga namang sulit. Tinatanong nga ako ng aking asawa kung gusto ko nga daw. Busog pa naman ako kaya hindi nga ako kumain. Nagpalabas nga siya sa akin itong tissue at amoy suka nga ang kamay. Hindi pa nga siya nakontento at kumuha pa nga ng isa. Eh talaga namang iniinggit nga lang ako. Dahil mukhang masarap nga isabi ko nga ipakagat nga ako. Alam nyo na nang pagbinsan ay nagkikrave nga ako ng lumpia ay gumagawa na nga lang ako sa bahay. Pero bakit ganun? Mas masarap pa rin ang bili. Kaya naman ang suggest ko nga sa inyo ay huwag na nga kayong gumawa sa bahay. Bumili na lang kayo. Charis. At siguro naman itong aking asawa ay busog na. Tama lang din naman na nagmerienda nga siya dito sa labas dahil wala nga naman kaming bala kumain doon sa loob ng SM. Bibili nga lang pala ako ng panregalo dun sa pinsan ng aking asawa na malapit na magdebut ngayong February 10. At kasali pa nga tayo sa 18 candle. Sa kasamaan nga ay may pasok pa nga kami ng araw na iyon. Kaya sabi ko na nga lang sa akin leader baka hindi nga ako makapasok. At itong aking asawa nga ay nanghingi pa nga sa akin ng bariya. Kahit pa sa pambili ng Yossi ay sa akin pa humihingi. Ayaw bagang ititigil ang bisyo. Ay pag sinita mo naman ay mga galit pa pero pagka nga may nararamdaman ay ikaw naman ang perwisyo. Kaya naman hindi ko talaga maiwasang hindi magliligali. Ang sabi pa nga sa akin ay magligalig nga daw depende sa tangos ng ilong. Ay aba, pag mas pango ay mas maligali. Pumasok na nga kami dito sa loob ng SM at napakaganda nga ng gayak nila. Malapit na kasi mag Chinese New Year. Kaya naman sabi ko nga sa aking asawa ay pagkakataon ko na nga to, picturean mo naman ako. Opa, sino ka dyan? Bakit gano'n? Napakapayat ko sa picture pero sa personal hindi. Minsan din talaga itong cellphone ko nga ay nakakadaya. Buti na nga lang din talaga at nagjacket nga ako kung hindi ay makikita nyo nga napakalaki kong braso. Ang first stop nga natin ay pupunta nga tayo sa bilihan ng mga damit. Ayun kasi yung unang pumasok sa utak ko na pwede nating ipangregalo. At syempre dito nga natin uumpisahan sa taas. At kita nyo naman itong aking asawa nga ay busy-busy nga sa kanyang cellphone. Ganun talaga kapag ka maraming chicks, charis. At ang una nga namin pinuntahan ay dito nga sa tribal. Dito nga kami unang pumasok, tingnan natin kung meron tayong magugustuhan. Sa totoo lang ay wala namang masyadong maganda dahil puro t-shirt lang, iba't iba lang ang kulay at saka iba-iba lang ang size. Napaka-plain lang din naman ang mga design ang mga hilig nga ngayon ng mga kabataan. Syempre yung may mga dating naman. At itong ang aking asawa ay may pagtingin pa, hindi naman siya ang bibilhan ko. Sabi ko nga sa kanya ay huwag siya magpapabili dahil wala namang okasyon. Bumaba na nga din pala kami at wala nga kaming nagustuhan dun sa taas. Sabi ko nga ay tingnan naman namin dito sa bench. At pagpasok nga namin dito ay ganun din. Wala ding masyadong maganda at malalaki pa nga yung size. Nagikot-ikot nga lang pala kami niyan baka sakaling may makita kami. Ay itong ang aking asawa ay talaga namang titingin pa nga sa saklob. Aba hoy, hindi ikaw ang may birthday, aba? Saka ka na magpabili pag ikaw naman na magbo-birthday. Pero syempre hindi ko nga siya bibilhan dahil wala namang okasyon. At hindi rin naman siya nagpapabili dahil nga nagtitingin-tingin nga lang kami. Hindi ko din nga pala alam ang size ng pinsan ni JM na magdidibu. At napadaan pa nga ako dito at napamirror selfie pa nga. Lumabas na nga kami at ang sabi ko nga ay bag na nga lang ang bibilhin ko. Aba, may pa-holding hands pa nga. Iin ako, fast wait, mamaya ka sa akin, char. Dito nga sa baba ay nagtingin-tingin pa rin kami ng mga damit dahil baka nga meron pa kaming makita. Pero lahat nga ng pinasukan namin ay malalaki nga yung mga size. At dito nga sa pen shop ay hindi pa nga kami nakakapasok. Hindi na nga kami nagtuloy. Dahil kita ko na nga na wala rin naman ako mabibili dyan. At ang sabi ko nga sa akin darling ay doon nga kami pumunta sa Miniso. Ay Diyos ko, parehas naming hindi alam kung nasa saan yung pwesto ng Miniso. Ay kaliit-liit na nga nitong SM ay hindi nga namin makita. Ang sabi nga niya ay dito nga daw sa taas kaya naman umakyat nga ulit kami ng escalator. At nung makaakyat na nga kami dito ay hindi nga namin alam kung kakaliwa ba kami o kakanan. Nilahan nga kami niyan kung saan nga kami pupunta at ayun nga nagtawa na nangala ang kami. Alam niya naman itong aking asawa na ayaw nga niya na nag-iikot-ikot. Kaya naman kung ano lang yung sinabi kong pupuntahan ay dapat doon lang kami pupunta. Kung tutusin nga dito nga sa taas at sa baba ay marami pang tinda na bag. Pero dito nga sa Miniso ay nakakita nga rin ako ng mga bag at dito na nga lang kami pumunta. At finally nandito na nga kami at nandito nga lang pala siya sa kahilera ng mga nagtitinda ng cellphone. Syempre hindi naman na tayo bibili ng stuff toy dahil dito nga ay marami din tinda. 18th birthday na nga yun, syempre magdidibo na at hindi na yun maglalaro ng mga stuff toy. Kaya naman ang titingnan nga natin dito ay mga bag. Meron nga din pala dito mga wallet, syempre ang mahal ng presyo. Kaliit-liit ay nasa 200 plus na. Kaya pala sabi ko sa aking asawa na dito nga kami magpunta ay dito nga ako nakakita ng gusto kong bag noon. Dahil wala pa nga akong budget noon kaya naman hindi ko nga nabili. Maganda sanang pamasok sa trabaho. At marami nga din palang magaganda dito at ang gaganda nga rin ang quality ng bag. At kita nyo naman itong hawak ko, napaka-cute nga. Para kang nagtatrabaho sa office-office, ganun. Ang cute nga at nagustuhan ko nga at maganda sana sa aking uniform. Ay hindi pala akong bibili. Akala ko akin to, hindi pala. Maghahanap pala tayo ng pang
regalo. Sabi ko nga ay maganda na sana to. Yun nga lang, hindi nga na-adjust yung kanyang strap. Maganda kasi yung nagagawang sling bag. Kaya naman ayan, hanap-hanap pa nga ako at meron pa nga ditong pouch. Pero syempre, hindi yan yung bibilihin ko dahil ang gusto ko nga yung pwede niyang magamit sa school. At ayan, meron nga pala din ako ditong kinuha at napaka-cute nga din. Maganda rin kasi yung itim dahil maganda nga rin ternohan kahit sa ang damit. Bakit ganun? Feel na feel ko pang akin to, chat. Hindi talaga ako mahilig sa bag, mga kumarites. Nakukyutan lang ako. Pero syempre, sabi ko nga baka kalawangin yung kanyang strap kaya binalik ko na nga ulit. Pero ang cute niya, in fairness. Ito yung magandang gamitin kapag makikipag-date ka nga lang. Pero syempre, ang peg ko nga ay yung pwede niya magamit sa school. Pero ang cute talaga nito, walang eme. Yun nga lang ay kakaunti nga lang din talaga yung mailalaman mo pagka ganitong kaliit yung bag. And lastly, ito na nga yung parang natitipuhan ko. Pero sana ay magustuhan nga din ang pagbibigyan ko. Pero syempre, kung hindi nga niya magustuhan ay may pagsasaluhan naman kundi si Tia. Itim na nga yung pinili ko dahil magandang anternuhan kahit sa ang damit. Ang ganda nga din ang pagkaka-leather niya at mukha ring matibay. Kaya naman hindi na nga ako nagdalawang isip at ito na nga yung aking kinuha. Ko itong aking videographer, ngalay na daw siya. Ay sabi ko, paano kita susweldohan niyan kung pagbibidyo lang ay hindi pa magawa? Ay Diyos ko, baka pag sumahod ako dito kay Facebook ay panay naman ang kura. Kaya sabi ko nga sa inyo ay sariling sikap nga ako kapag gumagawa ako ng content. Ay iba, ano ba itong nasa harapan ko at nagaanuhan pa din eh. Talaga namang madaming tao. Wala na naman kaming ibang bibilhin niyan kaya naman lumabas na nga kami. At ayan, nakabili na nga tayo at sabi ko nga dito sa akin darling ay i-challenge ko nga siya. Alam niyo ba yung nauusong 0.5 challenge? Ay aantayin muna nating malasing itong aking asawa para magawa niya yung challenge na yun. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!